when thou hast taught me thy statutes. My tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteous. Let thine hand help me, for I have chosen thy precepts. I have longed for thy salvation, O Lord, and thy law is my delight. Let my soul wait, and it shall praise thee, and let thy judgments help me. Sabay-sabay. I have gone astray like a lost sheep. Seek thy servant, for I do not forget thy commandments. Ulitin lang po natin yung 165. Ready? Verse 165, go. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend us. Pray, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Tapos namin namin series. I pray, mahalin namin yung mga salita, Panginoon. Enough, Panginoon, para ito'y basahin. Aralin, Panginoon, ituro din sa iba. By the time na kami po'y marunong na rin. At kahit pa hindi masyado, Panginoon, I pray na ando po yung desire namin, Panginoon, ay share din po ito dahil napakarami na kailangan po ng salita, Panginoon, kaligtasan, at pagkakilala sa inyo, Panginoon. So, I pray as we finish this series, kaya pong magagabay sa bawat isa. Kaya malulati in Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Happy New Year ulit. Pero second ano natin to. Tapusin po natin to. Ganda rin ito sa panimula ng taon. No? So, kompleto na tayo ha. Halos. So again, title po nito, part 13 na po. Last. Sa ating loving the Word of God. So, do you love the Word of God? Amen. Mahina. Amen. Actually, yung mga ganyan tanong, personal na sagot dyan. Amen. Makikita naman yan. Salamat ka rin, halos lahat nag-memorize na. Yun po talaga yun eh. Dahil mahal mo yan, gusto mo lagi. Sino may ano dito? Mahal na mahal. Itong sweet ngayon, siyempre, yung mga bagong ano. Ayan, mga bagong kasal. Ito, 1 year. Kasi yung dalawa. Ayan. Sweet ba sila ngayon? Nakakangiti na eh. Nung Thursday ata, parang bagay. Di ba pag mahal mo isang tao, anong gusto mo? Ano yung madalas makakarakterize pag mahal mo isang tao? Ano yung ginagawa mo? Basically, Stephen. Pahalagahan, no? Ano sabihin nun? Oo nga. Ano nga yung mga example na pinapahalagahan niya ito kasi ito yung ginagawa niya? Pinagsisilbihan, ano pa? Edgy. Mahal mo ba si Len? Anong ginagawa mo para kay Len? Yun ang tanong. Madami. Ha? Lahat ng para sa kanya. Okay. Ano pa? Yung mga simpleng ano dyan, oras, di ba? Gusto mo lagi siya nakikita. Gusto mo lagi siyang kasama. Amen? So, ganun. Sa mag-asawa, ganun. Di ba? Paghiwala yan. Di ba? Parang kanina lang, nag-uusap. Mamaya, nasa na ba siya? Di ba? So, sana sa pagmamahal at salita ng Diyos, ganun din. Obviously, may konti pagkakaiba. Pero yung mga basic, kung mahal mo yung salita ng Diyos, kanina lang binasa mo. Mamaya, hinahanap mo na naman. Amen? Kasi nasa utak mo, umiikot-ikot yan. Lagi sa utak mo, salita ng Diyos. At habang lumalago, ganun din siya actually sa love life, nung kahit sa relationship. May mga, yun nga, sabi kasi 17 years na pala kami. Mamaya, mabirang, bilis. Eh kaya nga, buti, medyo siya lumaki sa church ako, medyo nahuli. Pero, kahit paano, na-instruct din ako ni Pastor nun. Kaya nga pala lagi niya, binabanggit, celebrate, kahit simple lang. Naalala nyo. Tapos sinasabi namin pasta lagi, ang bilis ng panahon, parang dati, ganyan lang eh. So pero, ang gusto ko sabihin, di ba habang 70s na kami, marami pa rin kami nautunan sa bawat isa. Amen? Hindi ano yun, kahit kilala mo na yun, di ba, close na close, asawa mo nga eh. Pero sa totoo lang, habang tumatagal, may mga bagay ka pang nakilala about him or. Ngayon, yung iba, baliktad. Sa halip na tumatamis, ang ano, pagkasama, di ba, ano nangyari? Nagiging ano yung kabaliktaran ng matamis? Bitter, no? Pangit. Pwedeng tabang, pwedeng bitter, pwedeng alat. Ewan ko yung asim kasi medyo may pa
May positive na ano doon sa ASEP doon. Anyway. Pero, okay, napatawa lang kayo. Pero sa salita ng Diyos, dapat ganun tayo, men. Kaya minsan yung iba nagtataka, lugtas kaya to. Nung una, okay naman, pero either nawala sa church pa, anong link mo sa Panginoon? Okay, sabi, nagbabasa ka ng Bible, pero hindi doon ako naniniwala. Amen? Kung ikaw ay talagang nagmamahal salita ng Diyos, tapos wala ka sa church, paano yun? Ang labo. Kasi ako, personally, hindi ko maintindihan kung paano ko lalago kung mag-isa lang ako. Hindi talaga. Ang dami dyan eh, pag mahihintuan ka dyan, ano yung sabihin ito? Saan ko i-apply ito? Kung wala ka sa church, diba? Masalamat yung ba nandito pa sa atin, pero sana lumalago tayo, amen? Lumalalim, tumatamis, diba? Sabi nga ng kanta, sweeter as the days go by. Pag-ibig din sa Panginoon yun, sa salita niya rin. Amen? Dati gusto mo mag-memorize ng isa, dalawang verse, ngayon, apat na, lima na, isang chapter na. Hindi lang payabangan yun, surprise, okay? Yung nasabi ko lagi, gusto natin mahalin. And then, yung itong chapter nito, napakahaba, puro sa pag-ibig ng Diyos. Matatapos tayo, puro ganun pa rin. Puro love, love thy law, love thy word, love thy testimonies. At pagkatapos natin ito, sana mahal, loves na loves na natin ang salita ng Diyos. Amen? Binabasa natin. Yung iba po, nabanggit kanina, no? Nag-i-invest pa sa magandang, may Bible na siya, hindi pa naman sira, pero gusto niya maganda pa. Para kasi lagi mong kaulayaw yan eh. Amen? Nung bago rin ako, binigyan lang ako, okay na yun eh. Pero pag talagang binabasa mo, yun yan, pag-iipunan mo, kasi po yung mga, yung Bible ko doon, maganda kasi yung print, malaki, sakto lang. Amen? Kung sana ganun din kayo, hindi yung Bible niya parang ano lang. Doon ako more digital na rin, pero still, tuloy po natin to. So natapos po tayo actually sa verse 163, medyo nagtagal tayo dyan. Pero kunin na rin ulit natin yung first three verses para sa context. Okay, sabi dyan, princes have persecuted me without a cause, but my heart standeth in awe of thy word. Ibig sabihin, madalas po yan no, sa soul winning, lagi ang binabanggit ko po kasi naman totoo, si Jesus, wala siyang kasalanan, tapos siya pa yung pinatay. So medyo may ano din, may irony, tsaka may conflict, no? So usually, pag ikaw ay matino, mamahalin ka ng hindi lahat, pero maraming tao. Pero pag naano naman talagang eksaktong-eksakto ka salita ng Diyos, ang dami ni mga galit sa'yo. Kaya sabi dito, pinipersecute siya eh. But hindi lang basta-basta, princess yan, mga may katungkulan po yan. Kaya sabi niya dyan, my heart standeth in awe of thy word. So ganun tayo dapat, kapag sinabi, oh, ibig sabihin parang nawawaw ka pa rin. Wow, ang ganda ng salita ng Diyos. Ngayon, tanungin mo, ngayon, baka problema rin yung pastor pag walang excitement, di ba? Kayo, medyo parang siguro nakikita niyo sa ano, na more on yung preaching, more on sa kwento. Diba? Ang daming ganun ngayon eh. Kaya, dapat din iwasan. So sana, tayo, okay, pag naging ganun na ako, okay, hindi na kayo na-excited sa salita ng Diyos dahil sa puro kwento na lang ako sa kung ano-ano, nasa inyo na yun. Sana hindi naman dumating. Pero, yun yun. Anyway, yung iba naman, sobrang kanlan naman. Iba yung nasa utak. Iba yung hinahanap. Kaya kahit ang ganda na salita ng Diyos, napakalalim at eksakto, malinaw at the same time, maganda, may pakinabang ka, hindi ka na nawawaw. Kasi, either di mo naitindihan, iba yung prioritize mo. Priority mo sa buhay mo. Kaya sabi dyan, dapat, kahit kayo pinapersecute, gustong-gusto mo pa rin salita ng Diyos. Ayan, binabasa mo araw-araw, at may nakukuha kang maganda. Okay, kaya next is, I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil. Yung spoil po parang, sabi natin parang price na lang yan, ganun. Okay? So, kasi dati, pag ganun eh, pag nanalo sila sa digmaan, yung kayamanan ng kalaban nila, sa kanila na yun. So, ganun din sana tayo. No, huwag tayo mag-anakawa, ibig sabihin lang, pag spiritual battle, nanalo ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos, di ba ako, dyan ako nag-rejoice pag may natutunan akong bago, especially, marami tayong kalaban, di ba? Yan, lahat ng kulto na lang. Ang dami niyan eh. So, ang nagre-rejoice ako pag nakunwari, mayroong tinut. Kailan lang kasi may, pati mga pari ngayon, nag-ano na rin, TikTok. Tindi, no? Mas nagtuturo silang kasinungalingan. Kaya siya yung
huling na-encounter ko, dinedepensahan pa si Mary na walang kasalanan. Yung mga ganun ba? Doon ngayon, medyo simple na yun eh. Pero ang dinedecide ko ngayon, yung mga eksaktong salita at hanggat maaari, maiksi lang tapos para matulungan mo, mawaringin mo iba. Doon ako nag-rejoice. At ganun din yung mga matinding sa ngayon, kaysa mga Baptist nga, pumapasok yung mga maling aral, sa Calvinist, ganyan. So, ang aking katuwaan, kasiyahan, pag naintindihan ko yung sagot doon. Sana ganun tayo kasi napakarami niyan eh. Kaya nga kapag, so winning na naman ako, so basic na naman. So, okay lang. Kasi nga, para lang mga paglabang ko yung mga kaluluwa doon, eh nga, meron pang, kasi ano sila doon, sikip yung ano eh. May birthday yan pa. Siyempre, kinig na kinig yung boses ko eh. May nag-uusap pa dyan. So, kailangan, napakabilis mo mag-isip. Mag-soul winner ka, preacher ka. Amen? So, yun din, nade-develop din yung skill na yan. So, sana, ganun yung inyong, ang tawag dito, endeavor, nasa utak ko. Ibig sabihin yung kagustuhan nyo sa buhay. Habang kayo ay nagmamature, talagang nagmamature, pati skills, pati knowledge, sa salita ng Diyos. Yun yung parang, ay, salamat, alam ko yun, yung pala yung verse na eksaktong-eksakto dito sa ganitong mga to. Amen? And then, dito tayong tapos. Last time, I hate and abhor lying, but thy law do I love. Pinagkabaliktad po yan. Dahil lang salita ng Diyos, katotohanan, yung kabaliktaran ng kasinungalingan, ayaw na ayaw mo nun, asal ka dun. Do yung asal natin, dapat kontrolin natin, katulad nga kahapon. Naasal na rin talaga ako, kasi may kumukontra pa. Kasi nabanggit ko lang yung, sabi nga sa inyo, yung usapan sa mga bakla, ano yan, issue yan. So, naalala ko tuloy ating sponsor, medyo may issue rin doon. Kaya pag-pray natin, amen? May napansin lang ako eh. Kaya, huwag naman, okay? Pero, ganun talaga. Kaya lagi kong sinasagasaan yan, kasi nga, panahon natin ngayon, sigurado nga ba sa sinabi ng salita ng Diyos? Yun ang tanong. Pag hindi, hindi mo maipresya ng maayos, di mo malalabanan, especially na maayos. And then, yung iba naman, kaya yung iba, ano lang, tawag dito, iniiwasan. Okay? O, diretso ako sa tama, pero ito, uy, may issue ng mga sodomites. Ay, wag muna yan, hindi ko maintindihan yan. Eh. So, kaya, galit tayo dyan. Okay lang na magalit ka. Okay? Sa tamang mga bagay. Para, minsan kasi yung hate, alam nyo naman yung hate, minsan nagmo-motivate din sa atin yan sa gumawa ng ibang bagay, no? So, pag kontulado-kontulado mo, hate ka lang sa tama mo dapat kagalitan, at alam mo, na-distinguish mo, itong taong to, biktima lang to, so hindi ka hate, huwag mo ibubuhos lahat ang hate mo sa tao. Yung hate mo, alamin mo yung source nun. Obviously, Satanas yan, tsaka yung mga ibang false teacher na anak ng demonyo. So, okay lang mag-hate. Amen? Mga bata, basta tama. Okay? Kagalitan mo yung mga maling bagay. So, sa context ito, kasinungalingan. So, ganun din kayo. Huwag kayo mag-isinungaling. Kahit mga anak ko po, medyo anak kayo ng pasto, di ba? Pero kaya pinapakita ko, hate na hate mo yung lying dapat. Kahit konting ano, kasinungalingan, eh, minsan tinatawanan kasi natin eh. Kaya yung mga bata, kala nila okay lang. Kaya nasabi salita ng Diyos, galit siya sa kasinungalingan. Amen? Hindi tayo mag-umpisa na ngayon. Tapusin natin na ito. Verse 164, 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. So, pag sinabing judgment again, ano bang ginagawa natin? Bago tayo gumawa ng anong kahit anong bagay, nag-judge muna tayo. Tandaan niyo po yan. So, kaya maling-mali sinasabi nilang judge not. Okay? Sinabi sa Bible yun, pero in the right context, kailangan at tama yung judgment mo. Okay? So, bago ako gumawa ng isang bagay ngayon, mag-judge ka muna. For example, katulad nga kahapon, anong gagawin ko ba dito? Eh, alam ko na, birthday yan na. Anong gagawin ko? Mag-excuse na lang ba ako? So, iniisip ko, sayang naman ang pagkakataon at matagal silang di nakita daw. Sige, paglabang ko na. So, andun na rin lang ako, may kumukontra, anong gagawin ko? So, dapat mabilis yung judgment mo. And then, base sa tama mong judgment, righteous judgment sa Panginoon to, so, ganun din tayo dapat. So, kung righteous ang judgment mo, righteous din yung gagawin mo. Ngayon, dito sa, especially sa judgment, madalas is, kaya iba dyan, negative. Kasi madalas negative talaga yan. Kasi pag nag-judge ka na, ito, mali! Ang gagawin mo doon next, ano, kung tatay ka, kung authority ka, ano, ay nang mamalo ka, magpaparusa ka. Kaya sabi dito, eh, ba't natutuwa siya?
Eh kasi nga, yun ang gusto natin. Sa winning, lagi ko pinapasok dyan. Pag nagkasala, dapat parusahan. Pag hindi, sino yung maasal? Siyempre, kung sino yung nabiktima. Diba? Parang yung latest lang, ito yung sina, ewan ko, naiksan ko na-encounter. Kasi may, alam niyo sa Facebook, mayroong nag-umaan ng katarungan, diba? May pinatay na naman daw, kesyo ganyan, sa Davao pa. At ngayon, umatay na yung balita. Kasi nga, general pala yung suspect eh. So ngayon, galit tayo pag hindi na paparusahan. Kung natin, murderer, ganun. Bata pang businessman. Kasi malamang, ano rin yun, kaso, ano rin yun eh. Mga ganyan-ganyan din yan. Pare-pare silang loko-loko kasi ito lang. Pero still, gusto natin mapaparusahan yung dapat mapaparusahan. Pag hindi, galit tayo. Kaya sabi dito, nagsasaya siya. Pinupuri niya pa ang Diyos. Pag yung mga makasalanan at yung tamang parusa, pinaparusahan. Yung dapat parusahan. Ganun ba tayo? Ngayon, ang mga kapatid niya, huwag niyong, si Kuya, pinalo, huwag ganun. Sa loob mo na lang yun. Ibig sabihin, by the way, mas mababaw pa yung mga bata naman kayo, kaya huwag niyo i-practice yan. Sinabi rin sa Bible yan, alimutan ka lang, pero hindi rin maganda yung pag pinurusahan yung isa, yung calamity niya dumating, natutuwa ka. Okay? Pero sabi ito, purihin mo ang Diyos. Kasi pag ang Diyos ang nag-judge, tama yun. At pag pinarusahan ang dapat parusahan, siya nakakaalam kung tama yun at gano'ng katama yun. So, pwede mong purihin ang Diyos at dapat purihin. Amen? At sabi dyan, 7 times. Kailangan 7. Ibig sabihin lang po, perfect number yun. Ibig sabihin, kung kailan ka dapat mag-praise, doon ka mag-praise. Amen? So, ulitin ko lang ha, 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Pag may pinarusahan dyan, may pinatay ang Diyos, ngayon, dami na mamatay eh. Pero iba, biktima rin again, no? Pero yung mga gusto natin mamatay dyan, yung mga loko-loko eh. So, kunwari, si Bill Gates nagkaroon ng cancer sa utak. Sino pa? Banggitin natin isa-isa. Si Pope, yan. Matay na pala isa, no? Eh, isa naman. Sina Elon Musk. Sino pa? Yan, sina Soros, sina... Yun naman, hindi nyo kilala iba eh, no? Pero yun ang panalangin natin. So, pag nangyari yun, nagsisiya tayo. So, ito na yung isa sa mga pinakasikat dito sa verse sa chapter 119. So, ano natin? Nakatagal tayo dito. Sabi dito, sinong walang kapayapaan dito? Ilagi kang galit. Sa buhay. Tingnan ko, ha? Walang kapayapaan. Laging bilis sa galit. Hindi naman galit, emotional. So, hindi maganda yan. Ano daw yung lunas dyan? According to this very famous verse, kung di nyo pa alam ito, kabisaduhin nyo na rin. Lagi ko kinukote yan, di ba? Merong kapayapaan daw, hindi lang basta meron. Great! Grabe, paano nga sabing great yung peace? Example, kunwari, ako, nag-preach ako dito, di ba? Parang kahapon talaga ako na kano eh. Sinilalabanan ko, magkakaraoke pa buti, hindi ko inabutan. Hindi ako inabutan ng karaoke. Pero dinidisplay na doon, oh. Hinahatak na, karaoke. So, ganito po yan, pag may kapayapaan ka, ano, nakabaliktaran mo na, wala kang kapayapaan, ano nga, sabi ko, either galit ka, wala, bilasado ka, litong-lito ka, ganyan ang walang kapayapaan eh. Sa Bible, ganun lagi yun. Ang kabaliktaran ng peace is confusion, either confusion or agitation, trouble. Okay? So, ano yung may peace tsaka yung great peace? So, pag may kapayapaan ka sa puso mo, inasar ka, hindi ka basta-basta, maasar, lalo soul winning, kasi alam mo, nandito ako para gumawa ng mabuti, sumusunod lang sa Panginoon. Pag inasar ka, pag yung kapayapaan mo andyan, alam mo, secured ka, hindi ka insecure, di ba? So, hindi ka papatol. Alis ka na lang. Pero yung great peace, ay, hindi, bago sa great peace, pero pag hindi pa great peace, peace lang, pag sobra-sobra na yung pang-aasal sa'yo, parang si Paul, eh, sinusundan na siya ng mga Hudyo, eh. Di ba, mayroon tayong ganyan ako, may mga trolls na natawag, di ba? So, hindi lang na contento ng isa, dalawang encounter, sinundan ka pa. Anong gagawin mo ngayon? Talagang musa, mabuisit ka na. Magwawala ka na. Yung kapayapaan mo, parang nawala. So, kasi nga, sobra na yung ginawa sa'yo. Okay, yung mga anak mo, gano'n naman. Pag nagsama-sama na yung problema, nung una, napapagtsatsagaan mo na, uy,
tahimik, tahimik. O, palitan mo ng diaper. Tapos, may kapayapaan pa rin kasi alam mo, anak mo yun, mahal mo, ganyan, ganyan. Eh, pag nagkasabay-sabay na yun, paano na? Pati asawa mo, may problema sa trabaho. Ano mangyayari sa'yo ngayon? Sasabog ka na. Pag yung kapayapaan na nasa'yo, kulang. Okay? Kaya sabi dito, ang kailangan talaga natin, pag medyo yan, pag nag-minister ka na, soul winner ka, at lalo na pagpataas ng pataas yan, yung paglilingkod mo, palami ng padami, palalim ng palalim, dapat ang kapayapaan mo, ano, madami, hindi na uubos. Sabi niya sa Bible, pag ikaw daw ay, kung na, mag-soul winner ka, di ba, so soul winning ka, ano sabi ng Panginoon? Pag ayaw nila ng kapayapaan, hayaan mong bumalik sa iyo yun. Sabihin naman, huwag ka mabuisit. Sa'yo lang yon, hindi yun mawawala dapat. Ngayon, kaya nakaduksong po dito, sabi dyan, and nothing shall offend them. Ibig sabihin pala, pag wala ka masyadong peace or kulang, madali kang ma-offend. Ano yung offend? Maasal, pwedeng gano'n. Kasi gano'n to. Pag inasal ka, lahat ba ng tao naasal? Lahat ba? Depende nga eh. Parang ano yan, parang ano magandang illustration. Kunwari, tangke. So yung tangke ba tinatabla ng baril? Kaya kotse muna. Yung kotse, tatablan. Pero pag makapal yung armor, hindi masyado. Pag makapal na makapal, wala nang tatalab. Diba? So ganun tayo, pag kulang ka pa sa armor, tatablang ka ng iba, iba hindi. Pero iba, tatablang ka. Eh, paano kung dumating yung matinding pagsubok? So, kailangan, hanggat maaari, makapal. Okay, yung iyong protection. Sa atin, sa offense, ano yan, kapayapaan nga. Yung sabi dito eh. Kaya nga pag may kapayapaan ka sa buhay mo, kahit na sunugan ka pa, pinagalitan ka, lahat na pinagalitan ka, ano pa, nawalan ka ng ganyan, nagkasakit ka pa. Parang si Job. Amen? Nakita niyo si Job, hindi niya minura ang Diyos. Minumura na nga siya. Sabi nung inuudyokan pa siya. Wala eh. Ang Diyos nagbigay niya eh. Ang Diyos ang... Tapos ang talino na pa yung mga conversation nila, di ba? So, yung sabihin, yung kanyang tawag sa panahon natin yan, yung ano eh. Alam mo tayong term, parang... compose ka. Okay? Yung sabihin, yung sarili mo, kontrolado mo. Okay? Sabi niya, nothing eh. Inasal ka na, wala pa rin dating. Yun ang sana makita ko sa inyo. Amen? Habang nagmamature kayo, ganyan po mangyayari. Lalo na yung mga nag-ano nga. Sabi ko sa inyo, subad, nag-aalala ako kasi yung mga makukulit eh. Pero ngayon, umuha ko kayo na, di ba? Ganun kasi pag nasanay. Sabihin mo, pag ano talaga, pag may bago doon, nakita niyo naman ginagawa natin dito. So pag nasanay po yung mga bata na pinagsasabihan sila at sumunod sila isang beses, dalawang beses, okay yan. Okay? At yung mga problema mo dati, mabawasan. Ganon din po sa mga anak natin. Ngayon, kaya yun. Pero ano nga yun? Paano nga nagkaroon ng great peace? Yun ang tanong. Sinabi dyan, di ba? Anong klaseng tao daw yung mga merong great peace? Hindi po yan yung pa-plastic lang na ano, titimpi ako pero babanatan ko to. Paplanuhin ko yung, di ba? Sabi ko nga sa may preaching tayo yun eh. Sabi nung isa, don't get angry, get even. Intindihan niyo ba yun? Huwag kang magalit, gumanti ka na lang. Di ba? Kasi pag nagalit ka, may pikon ka, talo ka. Di ba? Hindi ko sinabing ganun tayo ha. Yun ang sabi nila. Sabi nila, hindi rin sila may pikon, outwardly hindi sila may pikon, pero kumukulo na pala sa loob. Hindi tayo ganun. Ang sinasabi dito, talagang wala, walang epekto. Hindi tumatalab. Kasi yung kapayapaan na nasa iyo, talagang kumpleto eh. Maghirap ka man, sige lang. Patayin ka ba? Ligtas ka naman. Hindi, matindi yung ginawa siya. Pinagplanuhan ka, sinindikato ka, for example. May reward sa langit. Ah, nasan ang ano mo? Nasan ang problema? Ha? Pag ganun ang maturity mo, wala kang problema. Kaya ngayon, hindi ka rin ma-open, hindi ka tatablan. Amen? Kaya nothing shall open. Pero ano doon? Anong nauna doon? Dapat mahal mo yung salita ng Diyos. Yun yun. Kasi hindi ka rin magkakaroon ng ganong level of maturity kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo inaaral, hindi mo minamahal. Yun yun eh. Kung medyo andito ka lang, kaya ka nagbabasa kasi nasa church ka, napilitang ka, or at least, sige, okay na yun, once a week naman lang yan eh.
Pero pagdating mo sa bahay, hindi mo actually mahalin salita ng Diyos. Darating yung panahon ng pag malakas yung malaki-laki, matindi-tindi yung offense, okay, pang-aasa ng usino, bibigay ka rin. Kaya sinasabi ko ngayon pa lang sa atin, mahalin mo na yung salita ng Diyos. Kasi nga, karamihan ng nalis dito, kailangan maipon mo, bata ka pa eh. Yung marami dito, palalim ng palalim, hindi mo maintindihan yung andito kung hindi ka nagdaan dito, sa mababa. Hindi ka pwede mag-pretend, amen? Ako, kitang-kita ko siya, nag-pretend lang kayo eh. Kasi nga, kulang. Tapos, yung iba nga, pagdating sa peace of mind or sa, tawag dito, temper, diba, ganun yun eh. Alam mo na, kunwari, pakunwari lang, kasi, kahit ano, paggalit yung bata, diba, gumaganyan yan eh. Hindi ako galit, hindi ako galit. Pero, alam mo, galit, diba? Ang isasabi ko sa inyo dito, pag mahal mo salita ng Diyos, naintindihan mo, nag-matured ka, kahit yung galit, wala ka. So, kaya tinuturuan ng mga bata, pag nagalit ka, at least huwag kang magdabog, huwag kang magtapon, di ba? Yun yung basic, yun na, ito yung effect, ito yung situation, o yung stimulus, okay, dito. So, pag dumating to, andito ka ngayon, di-determine mo kung gagawin mo itong masamang bagay, okay? So, yung mga bata, ang ginagawa natin, pinapalo natin para huwag gawin to. Yung masamang bagay, either mag-tantrum or what. So, pero dapat dito, isalangalang din natin. Kailangan mapigilan na, wag, in the first place, mag-isip siya ng masama. Para hindi niya nagawin talaga to. At hindi siya mahihirapan na gawin to kasi nga, baliwala na sa kanya, hindi niya na iniisip. Automatic yun, di ako papatay, ganun mangyari. Amen? Except self-defense, ha? Pero yung sa galit mo lang, papatay ka. So, hindi kasi nakontrol mo na dito, may kapayapaan ka kasi mahal mo yung salita ng Diyos in the first place. Kasi ito, mangyayari at mangyayari yun, may mga asa sa inyo. Kala ko dati pag tahimik ka lang, ay, walang papansin sa akin. Ako, lalo, yung ibang pansinin yan eh. Oo, pansinin yan. Yung mga, may mga tao kasing ganun. Kung sino pa yung, ano, yun yung pupunteryahin. Kaya, sana nakuha nyo po ha, kaya ganun. Iwa, ipunin nyo na yung pag-ibig nyo sa Panginoon sa kanyang salita. Obviously, nga sabi nga ni Bad kanina, hindi yun automatic. Ipunin mo, knowledge, skill, at experience, salita ng Diyos, yun, mag-soul winning ka rin. Ang bilis ng ano mo, abante mo, maniwala ka sa akin. Pag nag-soul winning ka, kasi pwersado ka eh, in a way. Pwersado ka, hindi kita pa pwersa eh, pero ikaw, pwersado ka kasi naiisip mo, kaya hindi ko na win yung, kasi hindi ko alam, kukote ko na lang yung Bible, hindi ko pa alam. Pero syempre, makapansin agad ng tao yun. O ngayon, kung mahal mo yung kaluluwa, di mahalin mo rin salita ng Diyos. Next time, kakabisaduhin mo na yung talagang parang isang ganun lang, wala. Walang effort. Kabisado mo eh. Ganun din soul winning, halos wala ng effort sa'yo kasi naging way of life mo na yung salita ng Diyos, pagkabisado, pag-share. Amen? Amen? So itong iba, i-support na lang dito. So sabi dito, Lord, I have hope for thy salvation and done thy commandments. So, gusto ko sabihin na hindi automatic ang paggawa ng mabuti. At lalong sigurado po ang kaligtasan. Kasi parang dito, pag binasa mo lang ng out of context yan, parang sinasabi dyan, parang di pa sigurado sa kaligtasan eh. And by the way, hindi lang yan applicable sa kaligtasan ng kaluluwa kasi generic yan eh. So obviously, sinasabi dyan na I hope for thy salvation is umaasa siya na ililigtas siya. Okay? Pero applicable sa ibang bagay. For example nga, si David, alam niyo naman yun, kay Aka na lang, yung bataan ni Joshua, pinangako ng Diyos sa kanila yung walang tatalo sa inyo eh. Eh kaso may hindi sila ginawa. Sinabi sa kanila, huwag mong gawin yan, ginawa nila ngayon. Actually, isa lang sa kanila. So, ano nangyari sa kanila? Talo sila eh. Diba? So, ganun din tayo ngayon. Kaya minsan, takot tayo kasi may ginawa tayong mali. Kaya gumagawa ka ng tama, so meron ka isang mali, takot ka ngayon yan. Ganyan po yan. Kaya maganda, consistent tayo. Kaya sabi dito, umaasa ako na mananalo ko, liligtas mo ako, kasi ginagawa ko, or sabi dito, done. And done, day ko mami. So magkasama po yun. Again, hindi requirement sa kaligtasan ng kaluluwa, hindi requirement yung paggawa ng mabuti. Pero, mas maganda, sa ibang bagay din, eh, gumawa ka namin mabuti. Especially, sabi dito, thy commandments. So, halo-halo na po yan, lahat ng kagustuhan ng Diyos. Okay?
My soul hath kept thy testimonies and I love them. So ito na yung parang in-express na naman ng author yung pag-ibig niya sa Diyos. Ano daw yung kasama nun? Kung mahal ko salita ng Diyos, anong gagawin ko according to that? Sabi din ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Yeah, parallel yan, no? Mahal kita, gusto ko ang iyong salita, anong gagawin ko? Pananatilihin ko, ibig sabihin, susundin ko, ma-memorize ko, aalamin ko. Kaya yung iba, hindi nila alam, hindi nila inalam eh. Kahit may way na alamin yung salita ng Diyos, andyan na yan, mga binigyan ka na nga ng Bible. At pag medyo naka, ano ka na, nakaluwag, bili ka ng sarili mo, hindi mo pa babasahin. So kung mahal mo yan, especially, basahin mo at, ibig sabihin lang yan, generic na kept or panatilihin, yun nga, ginagawa mo, iniisip mo, binabasa mo, tinetest mo, lahat na. Yun ay kung mahal mo. Kaya habang tinatapos natin itong series, tanong nyo ba yung sarili nyo, gaano ko kamahal ang salita ng Diyos? Kasi nadaling magsabi ng oo eh. Amen? Yan, tuloy-tuloy po yan. Memorize. Hindi po marami yan. Isang buwan yan eh. Apat lang yan. Sa isang buwan yan, kaya mong kapisaduhin yan ng isang araw eh. Pero maganda, araw-araw yung quote ko para mabilis. Next. I have kept thy precept and thy testimonies for all my ways are before thee. Ano yung sabihin ng all my ways are before thee? Maraming mga ginagawa, mga paraan and are before thee. Yung sabihin po madalas sa Bible, yung sabihin before thee is nasa harapan mo. Nasa harapan. So ano yung sabihin nun? Kaya alam mo na nakikita ka ng Diyos at pananagutin ka sa kahit anong gagawin mo. Kaya ngayon, eh, gawin mo na yung gusto niya. Medyo simple lang yan eh. Kaya gawin mo na yung kanyang mga pinag-uutos. Eh, lahat naman yan, alam mo. Parang yung last time, yung sa Proverbs, sabi doon, even a child is known by his ways. Whether be good or whether be evil. Okay? So, kung yung mga bata, alam natin kung anong iniisip niyan dahil sa ginagawa niya, ganun din tayo yung mga hindi na bata. So, anong gagawin mo ngayon? Gawin mo na yung tama. Huwag kang umasa na, hindi naman niya alam eh. Yung mga taong wise, alam na yan. Ginagawa mo pa lang, hindi mo ginagawa. Okay, sinasabi mo, naiintindihan na yan. Kaya the best natin gawin, gawin na natin yung tama. At of course, sa context natin, yung salita ng Diyos. Let my cry come near before thee, O Lord, give me understanding according to thy word. Sa Tagalog, pag sinabing cry, hindi lang iyak yan, ayan ay pagtawag mo. Amen? At hindi mang basta tawag, talagang malakas. Okay? Masabi dyan, Lord, kasi hindi lahat ng tawag natin, panawag natin sa Diyos, hindi na dinidinig, di ba? Napansin nyo ba yon? So, kaya gusto natin, dinggin tayo ng Diyos. Okay? Pero aasa tayo sa Kanya kung didingin tayo hindi. Kaya sabi dyan, let thy cry come near before thee. Sabihin, gusto niya tayong lumapit sa Diyos, ang equivalent nun is pakinggan tayo. Okay? Kaya sabi dito, give me understanding according to thy word. Yun ang maganda dito. Ibig sabihin, naintindihan niya na hindi basta hiningi ko, automatic na ang bibigay. At pag hindi binigay, hindi ako narinig. Kaya sabi niya, magkaroon tayo ng pangunawa according to thy word. So kung alam mo na yung sabi sa Bible, ikaw na yung bahala, ang Diyos ang bahala. Diyan, nakalala niyo yung panalangin ng tatlo, di ba? So sabi niya, Lord, iligtas niyo ako dito sa apoy, yung mga kaibigan ni Daniel. Pero kahit hindi ako iligtas ng Diyos, ang sabi niya, hindi pa rin siya magkocompromise. So sure, naintindihan niya ang Diyos ang bahala, sumagot o hindi. Kasi sa kanya yun eh. Tumatawag siya, ano niya yun? Action niya yun at judgment niya yun. So ganun tayo dapat. Let my supplication come before thee. Ganun din. Nag-pray ako, Lord, gusto ko, sana pakinggan niyo ako. Deliver me according to thy word. So parallel na naman. Iligtas mo ako, pero ayon sa salita mo, hindi yung basta iligtas mo ako. Hindi, ganun. Amen? Kahit sa kaligtasan ko ng kaluluwa, ganyan yan. Hindi ibig sabihin, tumawag ka na may hindi ka pala naintindihan or may mali pala yung attitude mo or may mali pala yung prinis sa'yo, hindi automatic ligtas. Okay? Kung kaya niyo yung paliwanag, paliwanag yun ako. Badalas ang example ko dyan lagi yung ano, yung sa iglesia ni Manalo nga kasi ang bilis eh. Alam ng mga tao eh, sabi ko lang, oh, pag mali tinuro sa'yo, tinanggap mo si Jesus, ay sabi nila, tao lang si Jesus, ligtas ka ba? Eh di hindi, oh, di ba? Madali. Ganun yun. Kaya dapat, pag tumawag ka according to God's word,
doon tayo mag-dwell. Hindi yung aasa ka nang hindi naman according to His Word. Amen? Bilis tayo, no? Kasi patapos na to eh. Ay, laminis na ako dyan po. 36. Ah, aga pa pala. Sige. Unti-unti natin. Verse 171, kayo naman ang magbasa. Ready, go. My lips shall utter praise when thou hast taught me thy statutes. Saba, my tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are. Okay, ito yung sinasabi ko kanina. No? So, sino dito nga na yung mga musician, napansin ko, kasi nagaganyan na kayo, ganyan. Kumanta rin kayo. Amen? Eh, nagka-piano na ako kasi... yung sabi dito, my tongue, my lips. Oh, ano yung sabihin na? Kumanta ka rin. At hindi yun na kalabisan dapat sa'yo. Eh ako nga, mag-fish pa ako. Napansin nyo ba kumakanta pa rin ako? Kasi gusto ko yung maganda yun, eh. Masaya yun. Bukod sa nai-prepare din yung boses ko. Kasi, yun talaga ang isa sa mga manifestation ng worship sa bibig mo. Sabihin mo! So ngayon, yung iba dyan, di mo naiintindihan, yung mga bata, kahit yung mga salita, yung mga terms yan, di mo naiintindihan. Eh, masanay ka. Praise the Lord. Ano ba? Yung mga, ano natin, pati yung mga terms, later maaalala mo, ay, yung pala ibig sabihin nun. So, gawin mo na ngayon. Amen? My lips shall utter praise when thou hast taught me thy statutes. Yun pala, kailangan turuan ka muna. Kaya ka tinuturuan tayo ngayon. Then my tongue shall speak of thy word. Ganun din. So, hindi basta-basta praise. Kaya katulad niyan, yung mga ibang kinakanta nyo, di ba? Tinitingnan natin salita pa ng Diyos yan. Kaya sabi nga sa inyo, gustong-gusto ko yung ano nyo, yung KJV songs natin. Exacto na yun eh. Wala, hindi ka na mag-iisip nun. Exacto ba yun o hindi? Hindi ka na mag-iisip, yun na yun eh. Kung mayroon tayo binabago doon, inuulit-ulit lang. Still, salita ng Diyos. Kaya sabi dyan, sabihin mo, okay, huwag tayong manghinayang, papurihan ang Panginoon at talagang eksakto sa kanyang mga salita. Yun. So, habang pinupuri mo siya, sinasabi mo yung salita niya. Kasi andito rin yung mga perfect praise eh, nasa salita rin niya. Psalms and everywhere else. Ito, nag-iba ng konti, no? So, ganun ulit, bumabalik siya sa idea na tayo mga tao, kailangan natin ng Panginoon. So, anong gagawin natin? Tumawag tayo sa Kanya. Sabi dyan, let thine hand help me. So, ngayon, yung ibang tao, tinutulungan tayo. Pero alam nyo ba, kaya ba tayong tulungan ng ibang tao kung di enable siya ng Diyos, di ba? Kaya lagi ang madalas, alam nyo naman yun eh. Minsan, gusto natin tumulong, hindi na tayo makatulong kasi hindi ko, ang dami natin tinutulungan. Sabi nga natin, sponsor, gano'n kasi nga, eh, parang gusto na tayong tulungan kaso kapos daw sila ngayon. Okay lang yun kasi wala naman tayo talagang kahit kailan hiniling sa kanila. So, salamat na lang sila nagkukusa kasi nga nakikita nila, pinapakita natin, naglilingkod kami sa Diyos na maayos sa makakita niyan. Iba, joke-joke lang, iba, kunwari lang. Ngayon, matalino ka, invest ka sa tamang church na. Amen? O ganun din tayo ngayon. Ano, gusto kong tulungan si... si Rain, gusto kong ampunin, gusto kong pag-aralin sa Harvard. Kaya ko ba? Diba? Kaya ngayon, ang tawag natin sa Panginoon, enable mo ako, Lord. Let thine hand, siya mismo yung tumulong sa atin. Kasi pag siya ang tumulong, sakto yun. Sakto, hindi siya susobra, hindi lalo siya magkukulang. Kaya kung ano yung tinulong sa atin ngayon, appreciate natin. And then, yun nga, siguraduhin natin yung Diyos na tumutulong sa atin. Amen? Kasi kailan lang, may nabalitaan din ako mga church, parang lumalago, parang okay naman, di ba? Pero minsan nagtataka ako, Lord, ba't ganun? Sino ba tumulong talaga dito? Mga Calvinist, mga kulto pa. Pero yung tulungan kaya ng Diyos talaga to? Eh, hindi yung consistent sa Diyos, di ba? Kasi kung anong tutulungan niya, yung sa Kanya. So, yun nga, yung pagsasabi, pinipilit niyo yung pagpapala, ibig sabihin, minsan hindi yan galing sa Diyos. Bagali niya kung kanino. Okay? Kaya sabi dito, let thy hand. Ang gusto natin, yung kamay ng Diyos na tumulong sa atin, hindi demonyo or something. Amen? Or yung pinapainan lang tayo. Ganyan kasi po yan eh. Sa mga churches, ganyan. Kung sino nag-support sa'yo, dapat di mo ako, ano ah, nag-supportahan tayo ng Calvinist. Huwag mong baba natin yung Calvinist ah. Doon hindi niya sasabihin yun, paparamdam yun. Kasi alam niya, di ba? Depende nga sa kanya, sa mga ano. So,
So kaya gusto natin ang Diyos ang tumulong sa atin. At again, ano yung dahilan daw? For I have chosen thy praises, Lord. Tulungan mo kasi kung ano yung gusto mo, katulad nga niyan. Nga, may tinuturo tayo dito again sa iba. Hindi tayo tutulungan nun. So ang gagawin natin, Lord, ito yung salita mo, ito yung tinuro mo, ikaw yung tumulong sa amin. Kasi hindi kami tuturuan dyan ng mga kung sino man dyan, yung sumusuporta sa kung kaninong bangla, for example. Diba? Hindi tayo tutulungan nun. Paano tayo tutulungan nun? Tinitira natin sila. Kaya gusto natin, ang panawagan natin sa Diyos, at siya ang tumulong at eksakto. I have longed for thy salvation. Ganun din. O sino dito yung may mga pinapanalangin na matagal mo na pinapanalangin? Isipin nyo na lang, lahat tayo siguro. Ako, ang dami ko na pinapanalangin ng minsan parang powerless ako. Diba? Ako, feeling ko, minsan, siyempre, alam ko yung salita ng Diyos, pero minsan, yung bagay na hindi mo kaya, ano ba to? Lord, ano ba to? Anong gagawin ko? Anong katalinuhan kailangan ko dito? Eh, nagpipish ako dito, baka sabihin ng iba, yung anak mo, hindi mo madisiplina, mas tol ka pa naman. May narinig akong ganun. Hindi pa sa atin, ha? Sa iba. Parang sinasabi, dahil mag-resign ka na eh. Yung anak mo, nag-pornicate, parang ganun. Ang bigat nun. Amen? So ako, iniisip ko rin yun, pag dumating sa akin, yung paano? Kaya iniisip ko, Lord, paano gagawin ko dito? So kaya ngayon, ano pa, yung iba sa atin, gusto, siyempre, successful business, lahat naman yan eh. Sino bang ayaw? Amen? Amen? Amen. Eh, mga bata, talagang ano pa kayo, nasa future nyo pa yung inyong buhay eh. So, yung love life, dating yan. Again, pagandaan nyo lang. At hingin nyo rin sa Diyos, ganun din yun. Siguraduhin nyo, Diyos nagbigay sa inyo, hindi sa tatanas. Okay? Kasi iba, papainan nga talaga eh, ang ganda nito, kaso, anak ng demonyo, for example. Wala kang peace, parang kanina. Eh, naku, iiwanan ako nito, ayaw sa Baptist nito eh. Iglesia daw siya eh, doon na lang ako. Eh, loko-loko ka. Amen? Siguraduhin mo, ang Diyos na tumutulong sa iyo, hindi sa tanas. At ganyan na ganyan po, nabanggit ko na naman si Bill Gates tuloy, no? Ganito po ginawa niya na, sinet up niya po yan. Huwag kayong maniniwalang college dropout yan, pero yung tatay nanay niya, billionaire na rin. Yun hindi alam kasi ng iba eh. Kaya, hangang-hanga dyan, ang galing college dropout, ngayon, billionaire. Sinet up na nila yan. So ngayon, nag-resign na siya sa ano, pero lalo siyang umita. Diba? Hindi naman siya nag-resign dun, stockholder pa rin siya dun. So, ano yung much better na kumita siya? Buong sa computer kasi license yan eh. Ha? Nahulaan nyo na. Saan? Health. Kasi yung computer, kahit sabihin natin magiging ubiquitous siya kasi kailangan ng karamihan ng tao. Hindi pa rin lahat eh. Pero yung health, lahat ng tao may kalusugan. Eh paano kung matap ko yun? Diba? Yung market na yun. Kaya sinetap niya, kunwari tumutulong siya. Okay? Kunwari tumutulong yung mga sinetap niya yung mga company niya, nag-sponsor siya dyan. At alam mo, hindi sa Diyos kasi pinapamudmud yun, tawag dito. Pinapamuka sa tao. Nagbigay si Bill Gates ng ganyang milyon. Kung yung mga tunay na lingkod ng Diyos, sinabi salita niya sa mga gagawin niyo, tama? Amen. So pag talaga naglingkod ka Diyos, huwag mo nang ipamida. Parang magpunta doon kasi nga yun, so kung lingkod ka talaga ng Diyos, yung Diyos ang tutulong sa'yo at gusto mong siyang magligtas sa'yo, hindi kung sinong Bill Gates. Okay, nakesyo, ililigtas ko kayo sa pandemic, yung siya rin pala nag-set up nun. Kaya gusto natin, ba't parang magpunta doon? Kasi nga ang gusto natin ng Diyos ang magligtas sa atin. Yan ang pang-isa eh. Masanda niyo ba? Laglagit friend. Business. Ano ba tayo? Nawala. So anyway, ang gusto nating business, syempre yung makakatulong sa atin, pero hindi tayo lalabag yung salita ng Diyos. Okay. Gusto natin to. Let my soul live and it shall praise thee, and let thy judgment help me. So, naalala ko na naman si Hezekiah last week ata yun, no? Tama, last week.
So, syempre, pupurihin ka ba ng Diyos, Lord, pagpatay na ako? Ako, hindi na magpupuri. Pero pwede naman sa langit kayo. Pero, ganun din yung tema dito. Eh. Syempre, mas maganda magpuri sa Diyos habang andito tayo. Amen? At matuturo pa natin yun sa iba. Eh, sabi dyan, Lord, let my soul live, and it shall praise thee, and let thy judgment help me. So, focus na naman siya sa salita ng Diyos eh. Paano ko ipipraise talaga ang Panginoon kung di ko alam yung salita niya? Kaya, una, Lord, tulungan mo ako sa pamamagitan ng judgment mo. That maintindihan ko, ito pala yung tama, ito yung tamang-tama, at ito yung tamang-tamang-tama. Gusto mo maintindihan yun, hindi mo maintindihan outside of the Word of God. Ang Bible po, ano eh, multifaceted nga, tinatawag nila, or multi-level. Pwede mong sa ngayon, sa level nyo, matutunan nyo to, di nagpuri ka na sa Diyos. Pero meron pa ka bang gagawin in the future, nagagawa mo to. For example, yung basic, umaattend ka na. Wala na ba idadagdag doon? Sa una, yun lang, mga bata, di ba? Umaattend ka lang kasi at least yung mga basics na intindihan mo, practice ka, nasanay ka na, makinig dyan, at sumunod sa tama. Pero mayroon pa bang beyond that, lagpas doon sa pag-attend? Obviously, preparation pa nga lang yun eh. So after mong attend, develop mo na yung skill mo, nag-aaral ka na ng sarili mo. Kasi hindi pa natin makakover lahat. Sinusubukan ko i-cover lahat, pero ano gusto yung araw-araw tayo mag-aaral, hindi naman pwede, di ba? So tsaka for the rest of the week, aaralin nyo rin or i-meditate nyo rin na pag-aaral natin for the week eh. So yeah, so after nun, meron ka pang gagawin at pwedeng magawa sa Panginoon. Kaya sabi dyan, yung judgment ng Bible, judgment ng Panginoon, yung Bible, yung nakasulat dyan, yan ang aralin mo para totoong mapaglingkuran mo ang Panginoon. Okay? And last, I have gone astray like a lost sheep, seek thy servant, for I do not forget thy commandments. So, okay, so, huwag natin i-relate to sa isang unsaved, ha? So, obviously, ito ay sa mga saved. Kasi tupa na eh. Ngayon, pag nawala ka, for example, dati okay ka na, naglilingkod ka na sa Diyos, eh talagang parang kanina, balik tayo dito. Nagkulang ka sa salita ng Diyos, eh di na-offend ka. Diba? Ano yung madalas pwedeng ma-offend yung mga member ng medyo okay-okay na? Daming bagay eh. Ano ba? Ang dami. Sa love life na lang, yan ang ano lagi eh. Kunwari, umaten ka na, active ka na sa church. Talaga. Wala na, hindi na kumawala dito. Na-open ka kasi niligawan ka, binasted ka. Eh, lagi mo nakikita. Paano yan? Nawala ka ngayon sa church. Tama ba yun? Hindi dapat. Pero pag kulang-kulang ka nga sa pag-ibig sa salita ng Diyos, pwede kang mawala. Kasi sabi dito, Lord, pag dumating yung panahon na yon, talagang nawala ako, nagwala ako, Lord, pwede ba pakihanap ako? Ibig sabihin, gumawa ang Panginoon ng tulong, hanapin ka, paano may re-restore yung mga ganong ano, na-open? Paano? Yung madalas gagawa ng paraan dyan, siyempre si pastor na naman, tsaka ibang kapatid, di ba? Kasi sabi na naman dito, ano yung talaga magbabalik sa'yo? Ano yung nagbigay ng dahilan para ikaw ay hindi tuluyang mawala? Ano? Ha? Ano? Yun na naman, walang iba. Ibig sabihin, pag nataniman ka ngayon, kaya sa mga bata, darating yung panahon sa inyo, yan, mga bata ngayon, salamat dito kayo. Eh si ano, alam nga yan, di ba? Salamat dito si Adam. Pero hindi lang si Adam ang medyo natitiso sa ibang bagay, di ba? Kung ano man yan, games man yan, o love life, o bully, kasi may bully ba dito? Sabihin nyo sa akin, ha? O ano pa? May maglalayo sa Panginoon. Amen? Paghandaan mo na. Pero so, sakali na dumating yun, ano magbabalik sa'yo? At yung mas madali kang makabalik, salita rin ng Diyos. Kung marami kang natanim sa'yo, or hindi man naitanim sa'yo nung panahon na yon, before that, na natisod ka, at least bumalik ka salita ng Diyos, okay, may nag-offend sa akin dyan, pero at least magbabasa pa rin ako. Umalis ako sa church, at least magbabasa pa rin ako. Pag nagbasa ka ngayon, mamimiss mo rin yung church, eh di babalik ka rin. Ganyan po yan.
Ganyan po yan. Kaya, sabi dito, minsan tayo, para tayong, alam nyo, astray. Hindi nyo, ano, si Yossi, ha? Kung sinabing astray, nawala ka na. Hindi ka na makita. So, kaya sabi dito, ibalik ka nawa ng Panginoon, pero ang gagamitin doon, kung alam mo at hindi mo nakalimutan, kasi nga, naitanim talaga yung salita ng Diyos sa'yo. Kaya minsan nakapaisip din ako iba kasi, sabi, maraming nawala din. Eh, syempre, hindi naman ang pastor, kaya di ko alam lahat ng bagay na nakapaloob doon sa pagkawala ng kung sinong tao, kaya hindi ako mapag-usga. Pero naisip ko rin yun, pag nag-ukwento si pastor, di ba? Bakit kaya ito dati, active na active, praise the Lord pa, maaga pa sa church, bandang huli, nawala. So, again, di ko na husgahan sila, hindi ko exactly alam. Pero, niisip ko yun. Kasi minsan ako din, paano ako? May possibility bang wala ako dati, ha? Obviously ngayon, wala na. Diba? So, posible kaya yun? Isipin nyo na po. Pwede pa ba akong mawala sa kalooban ng Diyos? At isa sa mga, ano nga yan, auto manifestation sa church. Pwede pa ba? Isipin nyo. Pwede pa ba? Yun na nga. Depende sa pag-ibig mo sa salita ng Diyos. Marami po yan. Eh. Abisin nga sa inyo. Kaya ito, mga to, alala ko na naman kayo, di ba? Tsaka yung, naalala ko kasi si Arnel, ganyan. Bakit kaya nawala to? Baka na-operan. Di ba? Ngayon sa tabaho, walang problema yun eh. Though meron ding something sa tabaho. Pero, sa church, anong dahilan mo? Ba't nawala ka sa church? Malayo. Ngayon, kung sobrang layo, sige, go. Eh, kung sinusundo ka na. May dahilan pa. At ngayon po, madali na mag-commute. Okay? Naranasan ko kailan lang kasi inayos nga yung ano. Dali nung pala mag-commute. Doon hindi na ako sanay. Pero, pwede. Kung gusto mo talaga. Amen? So, yun. Mahal nyo ba salita ng Diyos? Sinong talo pag hindi mo minalang salita ng Diyos? Kahit kayo mga bata, andito kayo, hindi nyo mahal ang Diyos. Nakikiyan na lang kayo, nakikisakay. Wala lang, church, sige, na yun eh. Pero hindi mo mahal yung salita ng Diyos. Hindi ka excited na basahin yan mamaya, bukas. Ano mangyari sa inyo? Dadating yung panahon na kakaiba yung pagtira ng kaaway at ang buhay, ang pagsubok. Hindi ka tulad ngayon na parang okay-okay lang kasi dinadala ka ng sinong kaibigan mo, magulang mo. Wala talagang gagalaw sa'yo kasi nasa under protection ka pa ng magulang mo, kaibigan. Eh, paano pag wala na? Amen? So, tiga, si Kenneth andito. Salamat, si Adam. Eh, paano pag wala na si Nabrag? Nag-back out si, nag-backslide si Brother James. Mag-church ka pa ba? Saan? Eh, kung bumalik si Brad sa GCM, saan ka na? Asa sa'yo yan. Kaya sinasabi sa'yo, yung salita ba ng Diyos na natinom sa'yo? Sa puso mo. Pumasok ba yan? Naintindihan mo ba na may maayos na church? At maraming, mas maraming hindi maayos. At puro joke lang, at puro siya lang, at puro panggagaya-gaya lang. At hindi ka tinatanim ng Diyos yun, dito ka tinanim. So, may dumating ng whatever pagsubok sa buhay mo. Okay? Ano pa? Yun nga, pag may niligawan ka ng taga-iglesia ni Manalo, anong gagawin mo? Di-decide ka niyan. O kung di man love life, niligawan ka ng business, ganyan din yan. Eh. Yung iba, bibigay na. Eh, ano ngayon kung kulto to? Dito ako magkakapera eh. Spiritual thing na, pera pa rin ang nasa utak mo. Pwede ka na magkapera kahit sa maraming paraan. Amen? Amen. Ayoko pang tapusin eh. Isa-isay natin. 11:30 na pala. Nakailang all now dyan? 55. 5 minutes pa. Wrap up lang natin. Mahal nyo ba yung salita ng Diyos? Tanong nyo lang sarili nyo. Gaano ko kumahal? Sabi sa Bible, yung gusto mo yung wisdom, dapat hinahanap mo na parang, ano sabi doon sa Proverbs? Parang ginto, silver, ruby. Hindi ko nga alam yung pastor eh. Imagine mo na lang. Mga precious metal pwedeng ibenta ng napakahalagang bagay. Ng malaking pera.
Mas mamahalin mo ba yung wisdom? O pagpapalit mo yon sa pera? Ganun din yan, mga young people, sa trabaho. Parang equivalent lang yung trabaho, pera, yan ang resulta niyan eh. Eh kung magtatrabaho ka sa compromise na lugar, ano yan? Sa networking, ay mga daling pera ngayon. TikTok ngayon, ganun yan eh. YouTube ngayon, nagyayabang pa yan. Magmamalaki nila yan. Ano pa? Doon may mga matino sa YouTube ha. Ang sinusundan ko yung nagtatanim. Simple lang eh. Ang daming views. Hindi kayo mawawalan. Kaya dyan, mga mekaniko. Hindi kayo mawawalan. Kahit ano, andyan eh. So, pero pagpapalit nyo ba yung salita ng Diyos? Kung di nyo binabasa ito araw-araw, tanong nyo na yung sarili nyo, pinagpapalit ko ba yung salita ng Diyos? Saan? Sa games? Sa tambay? Saan? Sa love life? Sa forma? Saan mo pinagpapalit salita ng Diyos? Walang kakwenta-kwenta yan kung umpara mo dito. Ang hinihingi lang sa atin ng Diyos, yung sapat lang, at least nabasa mo for a day, yung kaya mo. Ngayon, kung relax ka na sa dalawang chapter, dagdagan mo naman. Dalawang chapter, di pa kompleto yung kwento nun. At least one chapter, kaya siya managumpisa. Kasi kahit paano, may top na yan, one chapter. Huwag lang Psalms, ha? Psalms 117, basta isang chapter binasa ko ngayon. Bira ako, dalawang verse lang yun eh. Isang libro, binasa ko, basta Obadiah. O kaya 3 John, o kaya 2 John. Kaya balik na lang tayo dito. Yun din gusto kong ano eh. Kasi totoo lang, marami rin nasisira dito. Mga Kristiyano na, pag walang kapayapaan, sa church na, mag-aaway pa. Okay, by the way, kung may bala kayong umalis, which is wala naman ako nakakita pa sa ngayon, amen? Pwede ba magsabi man lang kayo? Yan yung masakit kayo sa pastor eh. Wala, blanco. Parang wala. Mahala ka pag-isip. Parang ganun. Parang love life din, iniwanan ka basta-basta. Anong gagawin mo? Mabaliw ka nun. Alam mo, ikaw na yung pinakamabahong ano. Ewan. Sa atin naman, wala pa naman ganyan. So again, wrap up. Mahalin natin salita ng Diyos. Amen? Amen. Sabi nga sa inyo, from the start ng aking pagiging anak ng Diyos, yan ang nag-save sa akin. Yan ang sa ibang bagay rin, ha? Kaya nalayo ako sa mga false doctrine. Salamat, Baptist nga. Pero dati kasi na-involve sa mga iba eh. Pentecostal, ganyan. Ito yung inaas ko sa buhay ko. Ibig sabihin, ito yung authority. Kahit pa marami nagsasabi na ganito yan eh. Ganun daw ba? Hindi talaga eh. Mga kaibigan ko yun eh. Ito sinabi ng salita ng Diyos eh. So ito yung itaas nyo sa buhay nyo. Hindi kayo magkakamali. Yung mga kaibigan, mawawala, madadagdagan, magbabago yan. Salita ng Diyos, hindi magbabago. Dito ka na. May sana tayo, hindi tayo magbago. Pero kung sakali man, may ibang bagay na magbago sa atin dahil sa anong sitwasyon natin sa buhay, again, salita ng Diyos, hindi magbabago. So, hindi kayo talo. Amen? Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita na mahalinawa namin. At ito'y mahal namin, Panginoon, bata. Kung kulang pa, Panginoon, tulungan niyo pong bawat isa according sa inyong salita, Panginoon, na paulit-ulit dito. Turuan niyo po kami, gawin din namin yung mga bagay na dapat namin gawin. Maten, magbasa, magpray, Panginoon, mag-isip, compare notes, ganyan, kung ano man dapat namin gawin sa mga mahirap, difficult topics, Panginoon. May paraan naman para ito'y ma-resolve. So, I pray na bawat isa amin, Panginoon, mahalin niyong salita niyo, Lord, for the rest of our lives. Sa pagsimula ng taon, ito po yung aming taas again. Iba na mga kailangan mag-commit ulit sa inyong salita, pagbabasa. I pray na tulungan niyo po ang bawat isa. Paunawa niyo sa amin ang advantage, Panginoon, ng mga tao na mga anak niyo, Lord, na mahalan niyo salita, nag-invest sa inyong salita, sa karunungan at sa memorize at sa familiarization sa, para sa iba, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.